pa lang na tayo'y isinilang, nakaguhit ng araw sa ating palad ang ating kapalaran. At sa ilang mga nagtagumpay sa buhay, hindi raw tuwid na guhit ang kanilang dinaanan. Dahil ito'y talagang kanilang pinaghirapan. Yan ang babalikan ng mga lucky, kaya wealthy! Sa pag-ibig, sa salapi, yaman o material na bagay, hanggang sa pag-abot ng pangarap. Mayroon din daw itinuturing na lucky charm o pampabuenas. Pero wala sa aming mga nabanggit ang sikretong swerte o pampabuenas ni John Calub. Bata pa lang si John ay nailagay na sa kanyang isip ang halaga ng pag-aaral. At nang makapagtapos ng kursong Business Management at Economics sa Universidad ng Pilipinas, ay pinasok naman ang pagiging technopreneur o pagbebenta ng mga serbisyo at produkto sa internet, kung saan siya ay naging pinakamahusay magbenta. Nag-empleyado ako for 10 years and then may nagsabi sa akin na magtayo ako ng negosyo dahil di daw ako yayaman pag patuloy ako nag-empleyado. So sinunod ko naman yung advice, kaya lang nung natayo ko na yung negosyo, nagtayo ako ng mga restaurants kasama yung mga kaibigan ko. After 2 years, yung 3 branches ng restaurant na tinayo namin, sunod-sunod namang nalugi at nagsarado. Nakalimot din ako sa Diyos eh. So nung time na yun, nang ginawa ko, pakababa ako, sabi ko, tulungan niyo ako makabangon ulit. Hanggang sa taong 2007, ay nakabawi siya at patuloy na umaasenso. Ang kanyang sikreto, maingat niyang ipinakita sa amin ang naging susi ng pagiging buenas. Ang 7 libro ng sikreto kung papaano raw yayaman. Ito yung 7 libro na matagal ko na talagang pinangarap na makuha, na nagdala sa akin ng swerte at mga blessings. Ang swerte raw para umasenso at magtagumpay ay hindi simpleng mga bagay. Dahil ang tunay na buenas ay biyaya sa buhay, madalas nasa paligid lang natin ito at nasa ating mga kamay kung paano ito iingatan at palalaguin.